Napakaganda po ng nakaraang serye din natin, no? Sa pag-aaral namin about the works ng Panginoon, covenantal theology. At ngayon po ay karako tayo sa bago nating tema. Ito naman po ay lahat ay patungkol kay Kristo Hesus. At pagsisinayaan natin ito sa pag-aaral kung sino nga ba ang Panginoon sa Kristo base sa kanyang kalikasan at sa kanyang gawa. Ang title po ng ating sermon ngayong hapon ito ay ang kalikasan at gawain ni Kristo Hesus. Ito po'y patungkol sa kanyang ginawa sa Kalbaryo at kung papaano nito ginawa bilang Diyos at bilang tao. Kaya po, inyayahan ko lahat na tayo po'y tumayo ang ating babasahin ang ating pong maniging salita ng hapon ito sa aklat ng Hebreo, talatang kapitulo 7, talatang 15 hanggang 28. Basahin po natin ito sa salita ng Diyos. Ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag na magkaroon ng ibang pari ayon sa pagkaparing Melchizedek. Naging pari siya dahil sa pangyarihan ng buhay na kailanmay hindi na matatapos. At hindi dahil sa lahing pinagmulan ay tinakda ng kautusan, sapagkat itong sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Siya ay pari magpakailanman ayon sa pagkaparing Melchizedek. Kaya nga, hinalis ang naunang kalituntunin dahil sa ito'y mahina at walang visa, sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon, sapagkat sa pamagitan nito'y nakalalapit na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nanumpa ng gawin niyang pari ang iba. Ngunit nanumpa siya ng gawin niyang pari si Jesus. Ayon sa tinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Kao ay pari magpakailanman. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Bukod dito, kailangan noon ng maraming pari dahil namamatay sila at hindi nakapagpatuloy sa panungkulan. Muli si Jesus ay buhay magpakailanman. Kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos pamamagitan niya. Sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang pamagitan para sa kanila. Sa mga tuwi, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya ay banal, walang kasalanan, ni kapintasan man, nihiwalay sa mga makasalanan at pinaas sa kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari na kailangan pang mag-alay ng handog araw-araw. Unay para sa sarili ng kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman. Ang inhandog niya, ang kanyang inhandog niya, kanyang sarili. Ang kautusan ay nagtalaga ng mga punong pari na may kahinaan, may mga kahinaan. Ngunit ang pangako ng Diyos na may pananumpa, dumating pagkatapos ng kautusan ay humirang sa anak na walang kapintasan magpakailanman. So, pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po yung makakaupo. Nung ang aklat po ng Hebreo ay naisulat, hindi pa rin nawalik kung sino ba talaga ang sulat ito. Ngunit maraming haka-haka. At ito po ay naisulat bago po bumagsak ang templo ng Jerusalem. Sa madaling salita, nung si Kristo ay namatay, nalibing ang muling na buhay, nandito pa rin yung temple worship o na idea ng pagsamba sa pamagitan ng templo. Meron pang pari. Meron pa rin purong saserdote. Meron saserdote, pari. At ginagawa pa rin nila yung mga alituntunin ng mga pari. Ngunit pagdating po noong AD 70, ang pagbagsak, natapos na, wala na. Natapos na ang paghahandog. Bakit po? Wala nang paghahandugan. Wala na ang templo. Pero yun ay hindi lamang natural na pangyayari, ngunit merong natapos na gawa. At yun ay ang ginawa ni Kristo Jesus. At itong pinaparating na nang nagsulat ng aklat ng Hebreo, para ipaintindi sa mga mananampalataya, whether you are a Jew or a Gentile, na naganap na sa pamagitan ni Kristo Jesus
ang gawain ng pagtutubos at pagliligtas at pagbabayad ng kasalanan. Si Jesucristo ay pinatunayan sa aklat ng Hebreo na siya ay mas mataas kaysa anumang anghel, anumang pari, at sa anumang institusyon o paggawa sa Old Testament o sa lumang tipan ng pagsamba at pag-alay ng hayop para sa kabayan ng kasalanan. Pinakita rin sa aklat ng Hebreo na si Kristo lamang ang pwede natin pagkatiwalaan at manamparanayanan bilang isang mananampalataya, iglesia, na meron tayong kapahingahan. Natapos na ang gawa. Kung paano ang pari ay natapos ng gawa, ay umuupo, si Kristo Jesus ay hindi na tatayo pang huli para mag-perform ng another sacrifice kasi nagawa na niya, naganap niya na ang pagliligtas. Kaya po, nais namin paliwanag ngayon. Ano nga ba ang ginawa ni Kristo at sino nga ba si Kristo na gumanap sa pagliligtas ng sangkatauhan? Ngayong hapong ito, nais ko munang ikwento sa inyo kakatuwang action sa nakakatuwa. Kakaiba siya sa isang serye sa Netflix. Nung isang araw, sabi ng misis ko, maganda ko ah. Controversial. Eh, gusto nga namin sa akin si Dipe, no? Pero ang Netflix pala ngayon ay bawal na yung multiple accounts. So panonood na namin, ano na, sabi doon, kailangan mo i-register. Eh nakikishare lang naman sa kuya ko. So matindi sa time namin na panood. So I have to Google it. And nakita ko sa Wikipedia, ano ba ang matungkol dito? So Mestaya, yung title po ng panabas na ito, and Mestaya is an American thriller streaming television series created by Michael Petroni. The series focuses on the modern world's reaction to a man who first appears in the Middle East, whose followers claim him to be the eschatological return of Isa, or Jesus in Arabic. His sudden appearance and apparent miracles sparked a growing international following, casting doubts around who he really is. A case investigated by a CIA case officer. Yun yung premise ng palabas na ito. At intriguing siya, no? Paano nga naman kung si Kristo Jesus ay nagbalik at namuhay kagaya natin? Pero sino nga ba ang Mesiyas? Tinatanong, sino nga ba si Jesus Kristo? Ayon sa Biblia, bago tayo patuloy, isang paalala lamang. Ang Jesus na hindi nakabase sa Biblia ang katotohanan ay hindi tunay na Jesus at hindi nito kayang magligtas. A different Christ, a Christ that is different from the biblical definition of who Christ is not Christ at all. And that Christ, allegedly, cannot save. Hindi kayang magligtas. Kaya ang mensahe natin ngayong hapon ito, ang kalikasan na gawa ni Kristo ay magkatuwang at hindi mapaghihiwalay sa pagtutubos at pagligtas ng kanyang mga hirap. The nature and work of Christ are working hand in hand and cannot be divorced from each other in our salvation. Kaya po nais kong may pakita sa inyo sa ating talatang binasa, meron doon mga parte na pinakita kung sino ba si Kristo. Pero para mailatag natin ito, nais kong kukunahin muna, ma-establish natin ang pagiging ang kalikasan ni Kristo Jesus na pagiging Diyos Anak. Ang una pong punto ay si Jesus ay ang Diyos Anak, ang ikalawang persona sa Trinidad. As the scripture says, Jesus Christ is the Son of God. And Jesus Christ, being the Son of God, is God. And He's part of the triune God, the Trinitarian God. And that is the truth of the gospel, of the scriptures. Si Jesus ay ang Diyos Anak. At anumang ganap na kabanalan sa Diyos ay totoo kay Kristo Jesus. Ano man yung kaganap na kabanalan ng Ama at ng Banal na Espiritu ay totoo kay Kristo Jesus. At si Jesus ay iba sa Ama at Espiritu, ngunit magkatulad at pantay sa kalikasan. Ang Diyos Anak ay hindi Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay hindi Diyos Anak. Ang Diyos Anak ay hindi Espiritu Santo. At hindi Diyos Espiritu Santo. At Diyos Espiritu Santo ay hindi Diyos Anak. Ito po ang katunayan sa Biblia kung bakit natin pinananampalatayanan na si Kristo ay Diyos. Sabi po sa Juan 1:1,
Nang pasimula ay naroon ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, the Word was God. Pag ituloy mo yung pagbasa sa teksto, sinabi doon, at ang salita ay nagkatawang tao at ang way kasama natin. At sino yun? Walang iba kundi si Kristo Hesus. Napakalinaw sa salita ng Diyos. Sa Juan 20:28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ano nangyari? Ba't siya sumagot ng ganun? Nung si Tomas ay nagdududa, sabi niya, hanggat hindi ko may pasok ang aking mga kamay, ang mga daliri ko sa butas ng kanyang kamay, at ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ko maniniwala kung buhay si Kristo Hesus. Ang ginawa ng Panginoon si Kristo, nagpakita siya at sinabi niya kay Tomas, ipasok mo ang daliri sa butas ng aking kamay at ang kamay sa aking tagiliran. At dahil doon sa laking shock o pagkagulat ni Tomas, sabi ng iba, Panginoon ko at Diyos ko, eh, tanda lang ito, oh my God. Hindi daw expression naman. Hindi. Wala kami kita sa kultura ng mga Hudyo na ginagamit nila yon bilang expression sapagkat ito'y kasalanan. Nagamitin mo ang salita ng Diyos o ang pangalan ng Diyos bilang isang expression lamang. Ito ay ang tawag doon ay pag-gamit sa salita ng Diyos sa walang kapararapan o using the name of God in vain. That's why when he said, Panginoon ko at Diyos ko sa English, my Lord and my God. He was referring to Christ. Si Kristo lang harap niya. And when he said, my Lord, sino yun? Sino ang Lord na pinatawag ni Tomas? Pinaniwala tayo na wala na sa ibang pangalan niya tawag, kundi si Kristo Jesus. And sino yung my God? It's also Christ. Because it follows from there that end, my Lord and my God, referring to the same person, Jesus Christ. In Romans 9:5, sa kanila rin nagmula ang patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang dahil. Kataas-taas ng Diyos ay purihin magpakailanman. Sino tayong kataas-taas ng Diyos na purihin kailanman? Si Kristo Jesus na nagmula sa dahil ni David, ni Abraham, ni Isaac at Jacob. Siya ay Diyos na nagtatawang tao. In Titus 2:13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus Kristo. Kaya pag may nagsabi sa inyo na, wala na sa Bible na sinasabi si Kristo ay Diyos. Ang dami po. Napakalinaw na sinabi ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Hindi ito dalawang Diyos. Hindi ito dalawang tao o dalawang persona na dinuhoy ng dakilang Diyos at yung anak, iba, hindi. Pinatutukuyan ito ng isang tao na nagkatawang, ay isang Diyos na nagkatawang tao. Si Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Sa Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghahalin, may katarungan. Napakalinaw sa salita ng Diyos na sinabi na siya ang anak. Patungkol sa anak, ang iyong trono o Diyos, tinukoy ang anak bilang may trono. Sa madaling salita, siya ay hari, siya ay Panginoon, at sumunod, Diyos. At sinabi, ito'y magpakailanpaman. Ang Diyos ay walang panimula at walang katapusan. Si Kristo ay walang panimula, walang katapusan. Bilang Diyos, siya ay eternal. Ngunit siya ay nagkatawang tao. At mamaya ay paliliwanag natin paano nagkaroon ng pagiging tao si Kristo Jesus. 2 Pedro 1:1, mula kay Simon Pedro isang likod at apostol ni Hesus Kristo para sa inyong lahat na may natulad na may tumatanggap ng napakahalagang pananampalatayan mula sa makatarungang Diyos na tagapagligtas na si Hesus Kristo. Si Pedro, tinukoy na si Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kung tayo magpalit lang,
Maliwanag sa salita ng Diyos na tinutukoy si Kristo Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya tandaan natin, para pagulaanan ang pagiging Diyos ni Hesus Kristo, dapat sa lumatin ng tao ang salita ng Diyos. People will twist the word of God so that they can place their agenda para kanilang gawin ang agenda para makapagtayo ng reliyon na hindi na ngayon ni Kristo. Nakakalungkot sapagkat ito'y panlilin lang. Kung babasahin lang natin ang salita ng Diyos, maliwanag ang salita ng Diyos. Ikalawang punto, si Jesus ay isang ganap na tao tulad natin maliban sa kasalanan. Okay, nalilito na ba kayo? Ano ba talaga? Tao o Diyos? Pinag-uusapan natin ang kalikasan. Si Jesus Cristo ay totoong Diyos at totoong tao. Si Jesus ay may mga limitasyon na nisunod sa kanyang kalikasan bilang tao. Ang lahat ng likas na espiritual na mga kaloob at biyaya ni Jesus ay umaasa sa Espiritu. So bilang tao, no, si Jesus ay nagkatawang tao, sabi hinubad niya. Sinantabi niya ang kanyang pagka-Diyos at siya'y namuhay bilang tao. At meron siyang limitasyon bilang tao. Ano patibayan niya? Siya'y nagutom, nauhaw, siya'y napagod. Nakita natin ito sa kanyang ministeryo. Siya ay tinukso, pero hindi natukso. Sa madaling salita, totoong tao si Kristo. At sasabihin ng iba, may tao nga si Kristo, hindi sa Diyos. Itama natin, si Kristo Jesus ay nagkatawang tao. Kung kailangan mo magkatawang tao, meron ka dating kalikasan na iyong samandaling kiniwanan. Kapag ang isang aswang ay nag-anong hayop, sa madaling salita ay meron siyang pinanggalingan. At para sabihin ang salita ng Diyos, kasi Kristo ay nagkatawang tao, sa madaling salita, siya ay may pinagmulang nature or kalikasan. Siya ay likas na Diyos na kinailangan magkatawang tao. Ang tao, hindi sinabi nagkatawang tao. Ano sinabi? Pinanganak. Si Kristo Jesus ay pinanganak. Pero kapag tutukuyin niya bilang Diyos, siya'y nagkatawang tao. Siya lamang yung tinukoy na nagkatawang tao. Tawa po natin. Ang tao ay pinanganak lamang bilang tao. Pero si Kristo Jesus ay pinanganak mula sa pagiging Diyos na nagkatawang tao. Siya lamang ang may titulong ganoon. Kaya tandaan, kung hindi siya nagpakumbaba at nagkatawang tao, wala tayong kapag-apag-asang baligtas. Pinapagulaanan natin ang maling naturoan na si Kristo ay tao lamang. Pinagtitibayan natin na totoo si Kristo Jesus ay tao. At naniniwala rin tayo ng si Kristo Jesus ay Diyos. Kapatid, mga magulang, ito ang pag-asa namin. Sapagkat ang Diyos na mga Diyos at hari na mga hari na si Kristo Jesus ay makapangyarihan sa lahat. Siya lamang ang kayang gumawa noon. Kung hindi niya kayang magkatawang tao, hindi siya Diyos. Kung siya ay tao lamang, hindi naman tatanggapin ang sakripisyon ng tao lamang. Sapagkat ang tao ay makasalanan. Ngunit kakaiba si Kristo, siya ay hindi tao lamang, siya ay nagkatawang Diyos, siya ay Diyos na walang bahid, dugis, kasalanan, wala siya kahit anumang batik. Nung siya ay nagkatawang tao, siya ay walang amang tao, ang banal na Espiritu, ang nang ibabaw kay Maria at siya ay pinanganak. Siya ay pinagdalang tao ni Maria bilang isang birhen. Nakita natin na ito ay isang himala, hindi ito gawa ng tao. Kaya kung sasabihin na si Kristo ay tao lamang, kailangan mong maniwala na si Kristo ay pinanganak na may atay na tao lamang. It will not make sense kung naniniwala ka na si Kristo ay tao lamang pero yung kanyang tatay ay hindi tao. Magkakaroon ka ng inconsistency. Then you have to capitulate, you have to surrender the scriptures, the sinabi ng Diyos, si Kristo Jesus,
ay anak ng Diyos. Para maging anak ka ng Diyos, kailangan magmula ka sa Diyos. At ang kalikasan niya ay kailangan mong taglayin. At para ikay maging tao, kailangan mong hugutin yung dati mong kalikasan. Kailangan mong humalik yun so that you can transform, you can take a new nature of a man. Katong punto, merong ganap na pagkakaisa ng pagka-Diyos at pagkatao sa katauhan ni Jesus. Ang pagka-Diyos at pagkatao ay nagkakaisa. We call this in a theological term as hypostatic union. Hypostatic union. At ito po yung mga kredo at pinananampalatayan na natin na nagkakaisa patungkol sa pagiging Diyos na tao ng Kristo. In the Nicene Creed, very God, of very God, and very man, of very man. Siya ay Diyos na Diyos at tao na tao. Hindi ito bagong katuruan. From the foundations of Christianity, our forefathers believed this. The Chalcedon Creed, no confusion, no change, no division, no separation. Hindi nakakalito, hindi nagbabago, hindi naghihiwalay. Ang pagka-Diyos at pagiging tao ni Kristo Jesus ay pawang nagkakaisa. Sabi ni Don MacLeod, he is the man, yet the man of universal significance, not because his humanity is in any sense infinite, but because it is the humanity of God. God became flesh, and his name is Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. God lives a truly human existence. This is the heart of the miracle of incarnation. The Son of God exists not only in heavenly form, but also in earthly historical form. He walked the earth as a man. Hindi natin pwedeng pabulaanan niya kahit ang history na dideclare in historical books, even Josephus. Sinabi niya na si Kristo ay historical figure. Mayroon talagang napako, may namatay, may nanibig, at na-resurrect. Hindi na nahanap ang bangkay sapagkat si Kristo ay muling nabuhay. Hindi natin tayong pabulaanan na si Kristo Jesus ay Diyos na nagkatawang tao dahil itong sinasabi ng salita ng Diyos. In our confession, in LBCF chapter 8, paragraph 7, Christ in the work of mediation acteth according to both natures, by each nature doing that which is proper to itself, yet by reason of the unity of the person, that which is proper to one nature is sometimes a scripture attributed to the person denominated by the other nature. Si Kristo Jesus bilang Diyos, nagligtas bilang Diyos. Si Kristo Jesus bilang tao ay nagligtas at nagtubos bilang tao. Parehas ng ginanap. Napakaganda ng katotohanan ng salita ng Diyos. Yan dapat natin tandaan. Hindi natin yung pusang maintindihan ang parehas na pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo Jesus. Yan yung pusang maintindihan. Some of it are mystery just like the Trinitarian theology. But, lubos naman natin maintindihan. Salamat sa Diyos. Ang Ebanghelyo. Nandiyan ang Ebanghelyo. Hindi natin mapapasubalian, hindi natin mapapasinungalingan ang ginawa ni Kristo Jesus bilang tao at bilang Diyos. At kaya mong intindihin yan. Hindi ko nais. Hayo ka na ba sa huli? Ang ginawang pagpapalikwesto ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, ito po ay yung substitutionary work ni Christ. Bilang pari si Jesus ay sumunod sa batas bilang kapalit ng mga tuwahil ng mga sananan. Jesus received the wrath of God on behalf of disobedient sinners. Bilang mga sananan, niligtas tayo ng Panginoon sa Kristo dahil siya ang namagitan. Pinalit niya ang kanyang katawan, yun ang nabayubay na makaitapos ng Kalbaryo na dapat ikaw. Kung sinasabi mong naniniwala ka na si Kristo ay kumuha na yung pwesto sa krus ng Kalbaryo na dapat ikaw mamatay, kailangan mo tandaan na si Kristo lamang ang katanggap-tanggap na kapalit ng tao sa krus ng Kalbaryo. Walang iba. Mas kailangan mo rin panampalatayan ng si Kristo Jesus ay walang kasalanan, walang batik. Siya iba lang. At kung siya'y karapat-dapat, sa madaling salita, tinanggap ng Ama ang sakripisyo ng Kristo Jesus ng kanyang buntong anak. At sa ating binasa kanina, bilang pari, siya ang pinakapinunong pari na walang kasalanan.
Upang huling punto, ginanap ni Kristo ang trabaho ng pari bilang tagapamagitan sa Ama at bilang kordero ng Diyos bilang kabayaran sa Ama. Siya ang nag-alay at siya rin ang inalay. Sa madaling salita, bilang punong saserdote, bilang punong pari, ginanap niya yung trabaho na pagdadala ng alay sa altar ng Diyos para patayin, magtigil sa kanyang dugo. The same time, siya rin yun. Inalay niya ang kanyang sariling buhay. Sabi po sa ating Confession of Faith in chapter 8, paragraph 10, because we are alienated from God and imperfect in the best of our service, we need His priestly office to reconcile us and present us to God as acceptable. Dahil hindi natin kaya mabot sa Diyos, tayo'y makasalanan. Kailangan natin ng pari na maasahan. Isang pari walang bahid dungis. Bakit? Basahin natin ang ating teksto kanina. Kung sabi po, sa verse 15, ang bagay na ito ay lalo pang naging maliwanag ng magkaroon ng pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Pag inaaral po kung sino si Melchizedek, ang laki ng paralelism niya kay Christ. Wala siyang pinagmulat. Siya ay parikilan pa man. Kaya pari siya dahil sa kapangyarihan ng buhay na kailanman hindi matatapos. At hindi dahil sa lahing pinagmula na itinakda ng kautusan. Hindi naging karapat dapat si Kristo Hesus bilang pare dahil siya ay galing kay Abraham sa akang ho. Siya ay karapat dapat pagkat galing siya sa Diyos Ama. Sapagat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, ikaw ay pari magpakailan pa man ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya nga inalis ang naunang alituntunin dahil sa ito'y mahina at walang visa sapagkat walang sino mang nagiging ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Lahat ng pari na sumunod, na gawin, gampanan ang trabaho ng pari sa kautusan ni Moises, lahat yung namatay, di na ulit na buhay. Karanihan sa kanila dahil sila yung makasalanan, sa kanilang kapabayaan, di sila nagbibinis ng kanilang makasalili, pagpasok nila sa dako ng kabanal-banalan, merong nakataling mga kadena sa kanilang mga paa. At may nakaabang sa labas, na kapag hindi na gumagalaw, sabihin, patay na yun, hilahin na. Dahil nakita ng Diyos na hindi siya karapat dapat mag-alay. Hindi siya iaalay, mag-aalay pa lang siya. Pero si Kristo Hesus, siya ay pari magpakailanman, magpakailanman banal, magpakailanman na Diyos. Walang bahid dungis, walang batok ng kasalanan. Kaya kahit siya ay pumasok sa trono ng kabanal-banalan, siya ay katanggap-tanggap. Sapagkat walang sino mang naging ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Si Kristo ay hindi naging ganap dahil tumulod siya sa kautusan ni Moises. Hindi, ganap na siya bago pa ibinigay ang kautusan ni Moises. Siya ay banal at ganap. Higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon sapagkat sa pamagitan nito ay nakakalapit na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nanumpa ng gawin niyang pari ang iba, ngunit nanumpa siya ng gawin niyang pari si Jesus. Ayon sa sinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya nagbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakinalpaman. Dahil sa pagkakaimong ito, si Jesus ang siyang katiyakan na mas mabuting tipan. Hindi yung tipan ang katiyakan, kundi si Jesus. In the covenant of grace, He is the guarantee that the covenant will be fulfilled, not our works. Kaya't walang katapusan ang ngayong pagiging pari dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya. Sapagkat siya'y nabuhay ng pakailanman upang mamagitan para sa kanila. Sa mga tuwing, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Bakit? Bakit natin siya kinakailangan? Ang mga pari, mga punong saserdote, nangangamatay dahil sa kanilang kasalanan. Kung meron na itong linggo na to, nakalusot, nakapag-alay, sa susunod na linggo, patay din siya. Kailangan maraming pari nakahilera at kailangan lagi silang nagpapakabanal sa kalamang sarili upang hindi sila maubos. Kunit hindi nila mapanatili.
Salamat na lang pagkat si Kristo, sabi dito, siya'y banal, walang kasalanan, di kapintasan man, hinihiwalay sa mga makasalanan at tinaas sa kalangitan. Siya lamang ito, walang iba. Walang ibang itinaas kaya sa kanyang kabutihan at kabanalan. Kaya itinaas ni Kristo sa kabutihan, sa kalangitan, dahil siya'y nag-ula at ibinaba. Mula sa piling ng Ama, siya'y sinugo sa lupa. Paano kayo susubo mula sa langit? Pinang anak ng Diyos, kung hindi ka eternal at hindi ka Diyos at hindi ka banal, hindi ka makakasama sa Ama, sa kanyang trono, kung hindi ka banal. Kaya siya'y minarap at ipadala sa lupa sa pagkat siya'y karapat dapat. At siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo pagkat siya'y banal at siya'y karapat dapat magdala ng kasalanan ng sangkatauhan pagkat hindi na yung kasalanan. Hindi siya katulad ng ibang mga pinakaupunong pari na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Una ay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Yung mga paring tao, nanaw na, kailangan maglinis sa kanilang sarili. Si Kristo Hesus ay hindi man sila kailangan maglinis. Sapagkat kailanman hindi siya naglinisan ng kasalanan. Siya ay banal, 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 kagaya ng Diyos Ama. Ang kautusan, may amusan lamang naghandog si Jesus at ito'y pagmampakay ng mal na hinandog niya ang kanyang sarili. One time lamang nag-sacrifice Christ at ito'y tinanggap ng Ama. Binigyan po natin ang aking huling punto. Ginanap niya Yesus Kristo ang trabaho ng pari bilang tagapamagitan sa Ama at bilang kordero ng Diyos bilang kabayaran sa Ama. Sa Ama tayo nagkasalan. Ang kasalanan natin sa Diyos Ama o hindi natin tayong bayaran. Kahit pa mamatay tayo ng 1,000,000 beses, hindi sasapat ang ating buhay. Kaya nga ang kaparusahan sa impyerno ay pagwalang hanggan. Dahil hindi sasapat ang buhay mo. Pero si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, sabi mo, minsan lamang siya naghandog. Minsan lamang siyang namatay at tinanggap ito ng Ama. Ang kabayaran ay sa Ama. Kaya tandaan mo kapatid. Minsan lang ang paghalap ni Kristo Jesus bilang punong pari sa pag-aaray ng kanyang buhay at pagkatapos siya ay naupo sa kanan ng Ama dahil sapat na ang kanyang ginawa upang tayo ay maligtas. Sufficient, enough, sapat at karapat dapat ang pagsisakripisyo ni Kristo Jesus. Sa aking konklusyon, tapos, sa biyaya at awa ng Ama ay sinugo niya si Kristo Jesus para tayo ay maligtas. Ikaw naman ay sinusugo ng Panginoon upang ihayag ang kaligtasan, upang ang iba ay masumpungan nito. Hindi ka ba natatakot? Kapatid, kung si Kristo Jesus ay hindi nagligtas, wala kayo kapag-apag-asa. Kailangan natin maintindahan ngayong hapon ito. Ang pag-asa natin pinangahawakan sa ating kaligtasan ay dahil si Kristo ay nagkatawang tao. Ang kanyang kalikasan bilang Diyos ay kanyang isinantabi. Siya'y nagkatawang tao. At ngayon, bilang Diyos at bilang tao, ito'y nagkakaisa sa kanyang persona. Walang problema pagkat siya ay Diyos. Kung sasabihin natin, hindi pwede mangyari, that's illogical. Sinasabi mo na hindi Diyos. Ang Kristo na sinasabi mo. Kaya ako naniniwala ako, sabi sa salita ng Diyos, siya ay Diyos. At kung siya ay Diyos, kung papano sa kanyang salita, sinabi niya, let there be light. And there was light. Ganun ang Diyos na sinasamba ko. Makapangyarihan sa lahat. At kaya magligtas. Kaya niyang iligtas ang sangkatauhan. Pero ang tao na Kristo na pinanampalatayanan, iba na hindi Diyos, hindi nito kaya magligtas. Ito ay isang tapatuhanan na napakahirap ito. Pero biyaya ng Diyos na ito'y nangyahayag sa atin ngayong hapon. Kaya ang hamon, ikaw ba ay sumasamba kay Jesus Kristo na pinakilala ng Biblia
o ng isang Kristo Hesus na gawa lang ng imahinasyon at opinion ng tao? Ikaw ba ay nananampalataya sa natapos na gawa ng Kristo Hesus bilang Diyos at tao? Para sa mga mananampalataya, pakatibay ka. Be encouraged. Sapagkat naunawaan ni Jesus ang puksuhin at masaktan. At the man he was tempted. Tinempt siya. But he did sin. Hindi siya nagkasal. Bilang tao siya nasaktan. Namatay nga siya. Nabayubay ang kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang mga sakit na nararanasan ko ngayon, kamangin mo. Sakit. Sobrang sakit. Wala yun sa kalingkingan na naranasan na sakit ni Kristo Jesus dahil sa kasalanan mo. Kung nasasaktan naman ngayon, dahil hindi naman sa kasalanan. Don't get me wrong. People will say, so kasalanan ko kung bakit ako nalil. Kung bakit ako nag-depress ngayon dahil nasira nga ang pagkatao, kasalanan ko yun. Sabot ko po doon, hindi ka maraling kung hindi nagkasala si Adan. Ang kasalanan natin ay damay-damay. Kung papano ang nang-rape sa'yo, nang abuso sa'yo, ang gumawa ng kasalanan sa'yo, ay dadalhin sa impyerno dahil sa kanyang kasalanan ginawa, ikaw din ay hindi inosente sapagkat nagkasalanan sa Diyos. Hindi ka malang nag-rape. Pero nag-rebelde kasi yung pagulang. Nagsinungaling ka. Nagnakaw ka ng hindi mo gamit. Nagalit ka na to the point na gusto mo pumatay. Ano pa natin bilang mga biktima? Sasabihin na lang ba natin na, wala eh, hindi sana ginawa sa akin to. Okay ako ngayon. No, we were never okay. Hindi tayo naging ganap kailanman. Hindi mo pwedeng isisi sa kahit sino pa man ang nangyari sa buhay mo sapagkat ikaw ay nagkasala ng sarili mong kasalanan. At kung hindi ka mananampalataya sa Diyos, kay Kristo Jesus, na anak ng Diyos, na nagkatawang tao, hindi ka kailanman maliligtas. Paano ka ng krus? Sapagkat namatay siya para sa iyong personal kaligtasan. Hindi mo sabihin, ikuligtas mo yung krus dahil ito yung mahalaga. Hindi. Pahalagahan mong ebanghelyo. Ano kung sinabi ng ebanghelyo? Ikaw ay makasalanan. Ang Diyos ay banal. Kuli sa kanyang pag-ibig, sinungo niya kanyang bugtong na anak. Ulit-ulit na tayo dito. Bakit? Kasi yun lang ang pag-asa natin hanggat dumugo ang mga tenga kilong natin, hindi matatapos ang pulpitong ito maghayag ng ebanghelyo ng Diyos. At si Kristo Jesus ang nagligtas sa atin. Kung pakalakas ka, pagkat pinapanalangin ka ni Jesus ngayon, siya ang ating mediator at siya rin ang ating advocate. He prays for us. Namamagitan siya sa atin. Sinuko niya ang kanyang banal na espiritu para manahan sa atin, para hindi tayo mag-isa. Para hindi mananampalataya, ikaw ay nagkasala sa Diyos na banal, banal, banal at hindi ko alam kung ilang beses mo na ito narinig. Nawa, by this time, ma-realize mo na wala kang kakayanang umabot sa Diyos dahil ikaw ay marumi sa iyong kasalanan. Sa pag-ibig ng Diyos, sa sanlibutan, sa kanyang sinugo, si Kristo Jesus bilang bayad sa ating mga kasalanan. Kaya tumugon ka ng may pagsisisi sa iyong kasalanan. Magtiwala ka kay Jesus Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng kasalanan. Gawin mo ito ngayon at hindi iwas. Tayo'y manalang. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Walang kaparis ang kabananan, sakdal. Salamat o Diyos dahil ikaw ay nagsugo ng iyong anak na si Kristo Jesus. Salamat dahil sa iyong katawang tao, kanyang isinatabi ang kanyang pagka-Diyos upang sa aming mga kasalanan, kami ay maligtas. Salamat Panginoong Hesus Kristo dahil inalay mo ngayong buhay. Sa buhay na banal, walang batik, walang kasalanan, walang bahid dungis, karapat dapat na magbayad ng aming mga kasalanan sa araw. Salamat Diyos sa iyong pagliligtas. Patuloy mo kami linapin, O Diyos. At nananampalataya kami na patuloy kang naliligtas. Hayaan mo ang salitang ito ay sumugat sa aming puso. Huwag kaming patahimigan at huwag kaming patulugin na ito, Panginoon. Bagkos diyatigisin ng aming kaloob-looban, ng aming kabibuturan, may sagot sa iyong salita. Malinaw ang iyong salita. Kung paano ka nagligtas bilang Diyos at bilang tao, ito'y nagkakaisa sa iyong persona.
Salamat, O Diyos, dahil ito ang iyong ginawa. Dahil hindi ito may uulit ng kahit sino pa man. Pagpapatunay lamang na walang kayang maging tagapagligtas kailan pa man, kundi si Kristo Hesus lamang. Pahabagan mo kami, Panginoon. Pahabagan mo kami. Salamat sa iyong biyaya. Panalangin sa Panginoon Jesus. Amen.